Hallelujah, Heavenly Father, the God of Israel, the Lord of Lords, the King of Kings, Panginoon, pinapasalamatan po namin kayo sa gabing ito. Salamat po, Panginoon, sa kaligtasan, Lord God, na ipinagkaloob niyo po sa bawat isa. Salamat, Lord, sa oras na to na kami po, Panginoon, ay sama-sama ng pupuri, Panginoon, at nagpapasalamat sa inyo. Lord, humaharap po kami sa inyo, humihingi ng kapatawaran sa lahat po ng nagawa po namin pagkakamali. Lord, pagkalinisin niyo po kami, Panginoon, sa aming pong buhay upang wala pong magagawa ang kalaban, Lord God, sa gabing ito. Upang, Lord God, ay aming po, Panginoon, marinig ang inyong salita, Panginoon, sa bawat isa. Lord, humingi po ako ng kapatawaran. Kayo nga po, Panginoon, ang maglinis sa buhay ko, Panginoon. At I humble myself, Lord God, sa gabing ito, Panginoon, na gamitin niyo lamang po ako, Panginoon, bilang inyong mensahero, Panginoon. Wala po akong itinataas kung di pangalan niyo, Panginoon. Nawa po sana ang aming mga maririnig, Panginoon, ay tunay, Lord God, na aming pong baunin sa aming puso, Panginoon. At nawa, Panginoon, ang banal na spirito, ang tunay na kumilos sa kalagitnaan po ng inyong mga salita. Lord, ito po ang aming dalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Magandang gabi po mga kapatid. And tayo po ay magpatuloy sa ating pong pag-aaral sa Revelation o pahayag. At magandang gabi po, Sister Ira. So, kami po mga kapatid ay nasa chapter 19 na po. At dalawang chapter na lang at matatapos na po ang pag-aaral po sa Revelation. At nung mga nakaraang linggo po, ang aming pong pinag-aralan ay tungkol po sa judgment ng Panginoon sa City of Babylon. At makikita po natin doon mga kapatid kung paano po yung Panginoong kumilos sa mga Babylonia. And nakita po natin doon yung judgment ng Panginoon. And napakahaba po noon. Sister Irene, paki-post nga po nung ating chart. Ayan. So makikita po natin na tapos na po tayo sa 7 years of tribulation at dito na po tayo sa Jesus' second coming. Sino po ang natutuwa mga kapatid? Di po ba ang haba-haba ng mga naranasan ng mga tribulation, pero now mapag-aaralan po natin yung Revelation 19. So, sabi po dito mga kapatid sa i-share ko lang po sa mga ngaral. Sabi po dito, may takdang panahon para sa lahat. Diba, may takdang panahon para isilang, may takdang panahon para sa pagkamatay, and so on. At sabi po dito sa pinakahuli, ang panahon ng pagmamahal at panahon ng pagkapuot. Panahon ng digmaan at panahon ng kapayapaan. So, whatever the situation we have right now, mga kapatid, may season yan. Hindi yan magtatagal. Katulad ng pinag-aaralan natin sa Revelation, marami man yung mga trials and tribulation na naranasan ng mga hindi na rapture. Pero this time, mga kapatid, mapag-aaralan natin yung pagmamahal ng Panginoon. Na this time, magkakaroon ng celebration. This time, magkakaroon ng rejoicing. At makikita natin, mga kapatid, na nag-fall yung Babylon. Kumbaga, natalo na. Sabi nga sa pinakahuli, at natagpuan sa kanya ang dugo ng mga propeta, mga hinirang at ng lahat ng pinatay sa daigdig. So kung natatandaan niyo po yung mga ibinahagi ni Sister ni Pastora Jazz, di po ba? Sabi doon ng isang tripulante, sabi doon, mula sa malayo ay tumanaw ang mga kapitan, mga pasahero at mga tripulante ng mga sasakyang pandagat at lahat nang nangangalakal sa dagat at nangisan nila ang nasusunog na lunsod habang minamasda ng usok na nagmumula roon. Walang katulad ang katanyagan ng lungsod na iyon. Nagsabog sila ng abo sa kanilang ulo at nanangis. Kalagim-lagim ang nangyari sa dakilang lungsod. Yumaman ang lahat ng tumigil sa kanyang daungan. Ngunit sa loob lamang ng isang oras
ay nawalan ng kabuluhan. So ganun mga kapatid, yung judgment ng Panginoon. Yung Babylon, napakasikat niya. Lahat, talaga yung empire na yon nasasakop niya. Pero dahil sa kanilang mga ginawa patungkol sa Panginoon, sa mga kapalastanganan nila sa tama ba? Pakiulit natin, Med? Kalapastanganan nila sa Panginoon. There is a judgment. There's a season for that, mga kapatid. Mahaba man yung tribulation, mahaba man, malakas po ba? Yun, mahaba man yung season. Pero ang Lord, mga kapatid, ang Panginoon ay hindi natutulog. Pag nasa atin po yung Panginoon, mga kapatid, hindi po tayo talo. Katulad po dito, sabi po sa verse 19, pagkatapos nito, narinig ko ang tila sama-samang tinig na napakaraming tao sa langit na umaawit ng ganito. Hallelujah! Ang kaligtasan, ang karangalan at ang kapangyarihan ay tanging sa Diyos lamang. So, itong mga nakita ni John, mga kapatid, sabi niya narinig niya ang tila sama-samang tinig na nakaganit, sabi niya napakaraming tao saan? Sa langit na umaawit ng hallelujah. Yung po yung kinakanta nila, mga kapatid, kanina po na kumakanta si Sister Metz, doon ko po lalong na-appreciate. Kasi sa totoo lang, mga kapatid, hindi rin naman, kumbaga hindi ko siya rin masyadong kinakanta. Hindi ganun ka-familiar sa akin, although naririnig ko siya. Ganun po pala, mga kapatid, yung kinakanta sa langit. Sabi po sa English version, mga kapatid, Sister Irene, pakipost po nung verse 1. Sabi po dun sa English version, mga kapatid, They shouted. Hindi lang po sila, mga kapatid, talagang kumakanta. Talagang isinisigaw nila. Bakit po, mga kapatid? Kasi nanalo ang Panginoon. Saan? Sa Babylonia. Nakita nila, mga kapatid, yung pagbagsak eh. Di ba sabi dito kaganina, isang oras lang. Isang oras lang at lahat nawala. And how God is so powerful on that, mga kapatid. Kaya, di ba kung ikaw mananalo ka, o sabihin na natin si Pacquiao, di po ba? Pag nanonood kayo ng boxing, ewan ko sino dito yung idol ni Pacquiao. Di po ba yung mga nanonood, pag nanalo si Pacquiao, tagang tumatayo, sumisigaw, o kaya kung halimbawa nasa stadium ka, basketball man yan, or football, talagang hindi, di ba pag nanalo, hindi naman, ay nanalo, ganun, hindi po ba, di ba? Talagang, galak ka, you are rejoicing, di po ba, mga kapatid? At ganun din po, mga kapatid, yung mga nasa kalangitan. Kasi feeling natin, mga kapatid, ewan ko lang, kasi dati may mindset ako, pag yung sa langit, medyo solim-solim, yung tahi-tahimik, pero hindi po pala yung ginagawa doon, mga kapatid, iba. Di ba sa napag-aaralan natin, sila'y kumakanta, umaawit, yung po yung gagawin natin sa kalangitan. At ito po yung sinasabi at inaawit ng mga nasa kalangitan, sabi po dito, hallelujah! Ang kaligtasan, karangalan, at kapangyarihan ay tanging sa Diyos lamang. So, no one can deserve this, mga kapatid. Yung power, yung salvation, and even yung sinasabi nga dito, mga kapatid, yung glory. Tanging sa Lord lang. Kung tayo man, mga kapatid, ay minsan ay ginagamit ng Lord, hindi po natin aangkinin yung glory. Hindi po natin aangkinin yung power. Sa lahat po ng dinanas, sa tribulation po na iyon, mga kapatid, grabe naghirap ang mga Kristiyano during that time. Pero nakita po natin na pinanalo po ng Panginoon ang laban. Kaya mga kapatid, kung ano man po yung sitwasyon natin sa panahon na ito, sa piling po ba natin na talo tayo sa laban ng mundong ito? Minsan, feeling natin defeated tayo
sa kapwa natin, sa trabaho natin, sa pamilya natin, mga kapatid. Pag nasa Diyos po tayo, mga kapatid, at hindi po tayo aalis sa piling niya, sisiguraduhin po ng Lord na ipapanalo po natin yung laban na ito. Sabi po dito sa verse 2, matuwid at tama ang kanyang hatol. Hinatulan niya ang reyna ng kahalayan na nagpapasama sa mga tao sa lupa sa pamamagitan ng kanyang kahalayan. Pinarusahan siya ng Diyos dahil sa pagpatay niya sa mga lingkod ng Panginoon. So, these people sa kalangitan, mga kapatid, yung nasa kalangitan, they celebrate, they rejoice. At sabi dito, sabi nila dito, matuwid at tama ang kanyang hatol. Pag ang Panginoon, mga kapatid, ang humatol, we can never question that. Kung ano man po yung judgment niya sa atin. Sabi dito, hinatulan niya ang reyna ng kahalayan, yung po yung pinrich ni Sister Mech, yung sa mga false, mga religion, mga antichrist, na nagpapasama sa mga tao sa lupa sa pamamagitan ng kanyang kahalayan. Pinarusahan siya ng Diyos dahil sa pagpatay niya sa mga lingkod ng Panginoon. God knows, mga kapatid, kung ano po yung nangyayari sa atin. Lalong-lalo na kung tayo po ay mananampalataya. Kung tayo po, mga kapatid, ay nagpapagal para sa Panginoon, ano man po yung mga paghihirap ng mga martir, mga kapatid, ng mga apostol, ng mga disciple, ng mga naglilingkod sa Panginoon, alam ng Lord. Sabi po dito, pinarusahan siya ng Diyos dahil sa pagpatay niya sa mga lingkod ng Panginoon. Hindi po natutulog ang Panginoon, mga kapatid. Hindi po siya natutulog. Sabi po dito sa Revelation 6. Wala po dyan, Sister Irene. Sabi po dito sa Revelation 6 verse 10, nang alisin ng kordero ang panglimang selyo, nakita ko sa ilalim ng dambana ang mga kaluluwa ng mga pinatay dahil sa salita ng Diyos at dahil sa pagpapatotoo nila rito. Sumigaw sila ng malakas. O Panginoon, makapangyarihang banal at tapat, gaano pa katagal bago ninyo hatulan at parusahan ang mga tao sa daigdig na pumatay sa amin? Sometimes, mga kapatid, mapag-iisip tayo kung sino pa yung mga tunay na naglilingkod sa Panginoon. They really struggle. Ano man po yung mga sitwasyon ng ating buhay. Wala pong Kristiyano na happy-happy lang. Yung po yung iba sa alam ng nakararami, nang akala nila na pag ikaw ay tunay na tumanggap sa Panginoon, everything is going to be smooth, everything will be okay, mga kapatid, na parang nasa bed of roses. Di ba sometimes, pag talagang on fire ka sa Panginoon, Lord, ibibigay ko yung buhay sa inyo, buhay ko sa inyo, pag naka punta lang ako ng Israel, Lord God, magsisimba ako sa inyo, Lord, bakamtan ko lang po pangarap ko, Panginoon, Lord, ipagpapatuloy ko yung pagsiserve sa inyo. Pero along the process, mga kapatid, wala pa sa kalagitnaan, tinetest tayo ng Lord, Lord, balik na lang ako sa dati. Balik na lang ako sa dati kong buhay. That's the reality po, mga kapatid, ng isang mananampalataya. And I know, nakaka-relate po tayo doon, mga kapatid, na hindi po sa lahat ng oras ay merong hindi po sa lahat ng oras na ang ating buhay po ay maganda. But despite of the struggle, lahat ng mga problema na nararanasan natin, mga kapatid, we found peace because God is the one who gave us peace. Okay. Sabi po, mga kapatid, sa verse 2, matuwid at tama ang kanyang hatol, hinatulan niya ang reyna ng kahalayan na nagpasama sa mga tao sa lupa sa pamamagitan ng kanyang kahalayan. Pinarusahan siya ng Diyos dahil sa pagpatay niya sa mga lingkod ng Panginoon. Verse 3, muli silang umawit. Hallelujah! Walang tigil na tataas ang usok na mula
sa nasusunog na lungsod. So, pangilan na po yun mga kapatid, yung pag-awit nila ng Hallelujah. Pangalawa, bilangin niyo po mga kapatid ha. Sabi po dito, sa verse 3, wala silang tigil. Muli silang umawit ng Hallelujah at walang tigil na tataas ang usok na mula sa nasusunog na lungsod. So, hindi po tumitigil mga kapatid yung usok. Dahil ganun po mga kapatid, gagrabe yung ginawa ng Panginoon na sinira niya. Yung parang mga kapatid, yung nakarating ng Sodom and Gomorrah. Di ba until now mga kapatid, wala naman naninirahan doon? Until now, walang community doon. Di po ba? So, this is the real judgment of God mga kapatid. Walang tigil yung pagtaas ng usok mula sa nasusunog na lungsod. Ibig sabihin mga kapatid, malaki yung naabot ng sunog na yon. Kasi ganito kataas eh, yung usok. Ewan ko kung ilang araw yan natapos mga kapatid. Pero yung po yung description ni John sa ating pong pinag-aaralan. At sabi po dito, ang 24 na matatandang pinuno at ang 4 na nilalang na buhay ay nagpatira pa at sumamba sa Diyos na nakaupo sa trono. Sabi nila, Amen. Hallelujah. So this is what they do mga kapatid sa kalangitan. They really praising the Lord. They really acknowledge the Lord. Kasi napakagaling lang talaga ng Lord. Yung judgment niya mga kapatid is very righteous. Na ang haba-haba ng binigay ng time ng Panginoon para sa mga dumanas ng tribulation. Pero hindi eh, hindi talaga sila nagbago, hindi sila nagrepent. So this is the judgment of God. And nakita iyon ng mga nasa kalangitan mga kapatid. Yung itong 24 elders at yung 4 na nilalang na buhay na pinag-aralan po natin ng mga una po natin pinag-aralan sa Revelation. At they really praising the Lord. Sabi, nagpatira pa sila at sumamba sa Panginoon. Because they saw, mga kapatid, nakita nila yung kapangyarihan lang talaga ng Lord. Kapangyarihan ng Lord na ang Diyos ay tumutupad sa kanyang mga pangako. Na ang Diyos ay hindi nagbabago. He is a loving God. Di po ba mga kapatid? Pero kung hindi po tayo mag-o-obey, sabi nga ni Sister Grace kanina, yung mindset natin, hindi natin babaguhin para sa Kanya. Yung ating puso, mga kapatid, hindi natin ilalapit sa Panginoon. There's really a judgment. Kaya kung tayo mga kapatid, sa mga nangyayari po sa ating buhay, na binabago tayo ng Panginoon, nakikita po natin mga kapatid, that despite ng mga pinagdadaanan natin, and then God answer our prayer mga kapatid, at pinapakita niya sa atin na gaano man kalaki yung ating mga paghihirap, yung mga sakit na naranasan natin, pag natapos yung mga kapatid, wala ka lang talagang pupurihin. Hindi yung doktor, hindi yung bangko, hindi. Ang Panginoon lang talaga. Kaya nga sa pag-abot po natin mga kapatid, di po ba? Ang Lord yung napapasalamatan doon. Pag yung, sa pag-abot po natin mga kapatid, may naabot po tayo. Yung Lord lang talaga masasabi ng mga nakareceive po noon, thanks God. Yun po yung unang-una nilang sasabihin. At hindi po yung word for the word Christian Fellowship mga kapatid yung itataas natin, kundi po yung Panginoon. Kaya patuloy po tayo mga kapatid na magbigay para sa kapurihan po ng ating Panginoon. Sabi po dito mga kapatid sa verse 5, may nagsalita mula sa trono, purihin ninyo ang ating Diyos kayong lahat na mga lingkod niya. Dakila o hamak man, kayong may banal na takot sa kanya. So ito po mga kapatid yung ano, narinig po ni John. Sabi dito, may nagsalita mula sa trono. Sino po yung nasa trono mga kapatid? Yung ating Panginoon. Purihin ninyo ang ating Diyos. Kayong lahat na mga lingkod.
those who are servant, mga kapatid, dakila o hamak man, kayong may banal na takot sa Kanya. So makikita natin dito, mga kapatid, they gathered yung mga mananampalataya. So, ibig pa lang sabihin nito, mga kapatid, ang Panginoon, gusto niya na pinupuri natin siya. Na tayong magkakasama, mga kapatid. Sabi dito, purihin ninyo ang ating Diyos, kayong lahat na mga lingkod. Those who really serve the Lord. Dakila o hamak man, kayong may banal na takot sa Kanya. So, wala pong posisyon dito, mga kapatid. Ano man po yung katayuan po natin sa buhay? Ano po yung katayuan natin sa buhay, mga kapatid? We are one body. Lahat po tayo ay iisa. Di po ba? Tayo ay in one body in Christ. Maaaring ikaw ay kamay, paa. Pero ang pinagsisilbihan po natin, mga kapatid, ay ang Panginoon. Kaya nga sabi dito, purihin ninyo ang ating Diyos. Verse 6, sabi po dito, pagkatapos ay narinig ko ang parang sama-samang tinig na napakaraming tao, parang ugong na rumaragas ang tubig at dagundong ng mga kulog. Ganito ang sabi ng tinig, Hallelujah, sapagkat nagahari ang Panginoon nating Diyos na makapangyarihan sa lahat. So, pang ilang hallelujah na po yun, mga kapatid? Yes, pangatlo. Hindi ko pa po alam kung ilan pa po, mga kapatid. Pero, alam niyo po ba yung salitang hallelujah is a Hebrew word that means praise the Lord. So, when you say hallelujah, it means praise the Lord. So, ito po yung mga kapatid yung sinasabi ng mga nasa kalangitan. Talagang pinupuri lang talaga nila yung Panginoon, pinapasalamatan, ina-acknowledge yung glory niya. Sabi dito ni John, pagkatapos, may narinig siya na para sama-samang tinig. So, hindi siya sure doon. Kasi sabi niya, parang sama-samang tinig na napakaraming tao, parang ugong ng malakas, malaking talon at dagundong ng mga kulog. So, ganun po mga kapatid. Kung malakas po yung boses ko ngayon mga kapatid, mas malakas doon sa kalangitan. Sabi kasi, yung ibang version, rumaragasa eh. Na talon, sabi doon, at dagundong ng kulog. So, ganun po pala sila mag-worship. So, kung tayo po mga kapatid, nag-worship tayo minsan, di po ba, napakatahimik natin, di man lang tayo gumagalaw. Kasi di ba, minsan may iba-iba tayong kind of worship, may parang tahimik lang tayo. Pero sila po sa kalangitan mga kapatid, ganyan sila ka-active. Talagang ano, naka-energy drink sila. Di po ba? Kaya tayo mga kapatid, kung tayo po ay mag-worship sa Panginoon, tandaan po natin yung ginagawa nila sa kalangitan. Kasi ito rin po, kung gusto po natin pumunta sa kalangitan, ganito po yung gagawin natin. May magsasabi po kaya sa atin doon, uy, masyado ka namang ano, mahinig. Hindi ko po alam, baka pagdating natin doon, no, magbabago po yung lahat. Pero ganito po yung ginagawa nila. Sabi dito, pagkatapos inarinig ko ang parang sama-samang tinig na napakaraming tao, parang ugong na malakas ang talon at dagundong ng mga kulog. Ganito ang sabi ng tinig, purihin ang Panginoon sapagkat nagahari ang Panginoong nating Diyos na makapangyarihan sa lahat. God is so glorious, mga kapatid. Wala ka lang talagang mabanggit na more than pa dyan. Alam mo yun, yung kapangyarihan hindi nang gagaling sa mga world leader. Hindi nang gagaling sa kahit anumang mataas na prinsipe o prinsesa ng mundong ito. Yung kapangyarihan lang talaga mga kapatid ay nanggagaling sa Kanya. Everything mga kapatid, di po ba, sa mga naranasan po natin pandemya, wala pong nagawa yung mga leader na yan. Di po ba? Kahit sila mga kapatid, huminto lang din yung mundo nila. Pero yung Panginoon mga kapatid, after all this time, ito lang talaga yung marapat lang talaga na purihin yung Panginoon sa ating buhay. Ang dami pong ups and down na nangyari po sa atin. Ang dami po nating nararanasan. Hanggang ngayon, hindi po yan matatapos. Bukas, baka meron na naman. Pero huwag po natin mga kapatid, kalimutan na purihin at patuloy
na magpasalamat sa Panginoon. Kasi mga kapatid, siya lang talaga yung makapangyarihan. Siya lang yung gumawa ng kalangitan at kalupaan. Wala pong more than sa Kanya. Diba sabi nga po sa Bible na apart from God, we are nothing. So, magpatuloy po tayo mga kapatid na katulad ng mga nasa kalangitan na ito. Ito po yung practice mga kapatid sa atin na tayo po ay patuloy na magpuri sa Kanya. Kaya po mga kapatid, sa ginagawa natin po dito sa church, hindi naman po ito para lang sa atin, di po ba? Para po ito sa Panginoon. Kasi yung papuri lang po talaga sa Kanya mga kapatid, sa ginawa niya po sa ating buhay, sa 6 na araw na binibigay niya sa atin, what is 1 hour, 2 hours, 3 hours, actually 24 hours ngayon sinasabi niya, di po ba? Pero what is 1 hour, 2 hours, 3 hours for the Lord? He really deserve it, di po ba mga kapatid? And even in our tithes, what is 10%? Magkano po ba yung sinasahod natin? 5,000, yung iba 7,500, may allowance pa kay Lola, may mata na pa. Pero hirap na hirap tayong magbigay. Nakakaya po, di po ba mga kapatid? Pero patuloy po tayong binibigyan ng Lord ng hininga, ng kalakasan. Yung makakita ka lang mga kapatid is a blessing. Yung makaramdam ka lang, it's a blessing. Kasi may mga ganun po mga sakit na namamanhid, hindi po sila makahawak kahit man lang bullpen. But God continue to bless us. Kaya huwag po tayo mga kapatid manawa na magpasalamat at magpuri sa Kanya. At sabi po dito mga kapatid sa 7, magalak tayo at magsaya. Luwalhatiin natin siya sapagkat sumapit na ang kasal ng kordero at inihanda na ng kasintahang babae ang kanyang sarili. So, sino po dito yung mga kinasal na? O, di ba? Paano po kayo naghahanda, mga kapatid? Imposible naman na hindi kayo maghahanda, di po ba? Sabi po, mga kapatid, in Old Testament, the Lord has committed His life to Israel. But in New Testament, ang kanya pong bride, mga kapatid, ay ang church. Ang church po mga kapatid. Kaya po mga kapatid, hindi po choice lang ang church. Hindi po choice lang dahil wala lang tayong mapuntahan or kasi member ako doon. No mga kapatid. Ito po yung, naaya ka lang, ganon. Pero ang Lord po yung tunay na nag-aya sa inyo. Sister Ira. Opo, salamat sa buhay ni Sister Pao. Hindi po ba? Hindi po aksidente. Hindi po aksidente na nandito po kayo. Sabi po dito mga kapatid, sana ba ako? Yun. Luwalhatiin natin siya sapagkat sumapit na ang kasal ng kordero at inihanda na ang kasintahang babae ng kanyang sarili. So the Lord God wanted to commit to us, mga kapatid. Sabi dito, gusto niya na makasal. Sabi dito, nalalapit ang handa na ang kasintahang babae. So who are we, mga kapatid? Para magkaroon tayo ng intimate na relationship sa Panginoon. Yung commitment lang talaga, mga kapatid, na gagawin ng Lord na ay gusto ko na magkaroon ng commitment sa'yo, Sister Tess, Sister Meds. Napakabuti lang talaga ng Panginoon, mga kapatid, na ang Lord, patuloy tayong rini-reach out, patuloy tayong pinipili, mga kapatid, na even though marami tayong mga nagawang pagkakamali, di po ba, napakasarap. Kung makakasal ka man lang, di ba, masarap na makasal ka sa isang Kristiyano, how much more sa Panginoon pa? Di ba? 100% sure ka doon. Di po ba mga kapatid? Sino hihindi sa Panginoon? The Lord God is so mighty, mga kapatid. Siya mismo, sabi niya dito,
Sumapit na ang kasal ng kordero at inihanda na ang kasintaang babae ang kanyang sarili. Verse 8, sabi po dito, binihisan siya ng malinis at puting-puting lino. Ang lino ay ang mabubuting gawa ng mga hinirang ng Diyos. So pag kinakasal, di po ba mga kapatid, usually white ang mga gown, di po ba? Ngayon lang naman nauuso na medyo nag-iiba dahil sa generation, di po ba, ng mga millennials. Pero sabi po dito mga kapatid, puting-puting lino. It means you are pure, purity, na haharap ka sa Panginoon. At ang lino ay sagisag na mabubuting gawa ng mga hinirang ng Diyos. That they are so righteous, mga kapatid, na humarap sa Panginoon. Na kung haharap tayo, mga kapatid, sa Panginoon, di po ba, hindi lang damit kung hindi po yung puso natin, yung ating pong lililinis para po sa Kanya. Kasi we have commitment doon sa Panginoon na meron tayo. At kung tatanggapin po natin yung Lord as our Lord and Savior, mga kapatid, we are one, katulad po di po ba ng mag-asawa, iisa na lang po sila. So ganun po yung gusto ng Panginoon, that we are pure sa Kanya pong harapan, mga kapatid. Ganun po, mga kapatid, yung pagkukumit sa Panginoon. At sabi po dito, verse 9, at sinabi sa akin ng anghel, isulat mo ito, pinagpala ang mga inanyayahan sa kasalan ng kordero, idinugtong pa niya, ito ay tunay na mga salita ng Diyos. So kung may ikakasal, mga kapatid, may invitation. May invitation, you want to commit yourself? You want to be the groom or bride para sa Panginoon? Tinatanggap po ba natin yan, mga kapatid? Or tatalikod tayo, mag-run away groom and bride tayo? May invitation po, walang sapilitan. Kasi ang sakit naman doon, di ba? Magpapakasal ka, pinipilit ka lang. And even God, us, di po ba mga kapatid, may paanyaya. At sabi po dito, ito ang tunay na mga salita ng Diyos. Verse 10, sabi po dito, nagpatira pa ako sa kanyang paanan upang sambahin siya. So habang kausap po ni Jan, mga kapatid, yung anghel, sabi niya po dito, nagpatira pa ako sa kanyang paanan upang sambahin siya. Ngunit sinabi niya sa akin, huwag mong gawin iyan. Ako may alipin tulad mo at tulad ng iyong mga kapatid na nagpapatotoo tungkol kay Jesus, ang Diyos ang sambahin mo, sapagkat ang pagpapatotoo tungkol kay Jesus ay diwa ng propesiya. Siguro mga kapatid, sa lahat ng mga nakikita ni John, sobrang na-amaze siya siguro. Sobrang hindi niya na maintindihan siguro yung pakiramdam niya sa lahat ng mga nangyayari. And what he do, mga kapatid, dito, nagpatira pa siya dun sa anghel. And di ba, even yung anghel, mga kapatid, nag-i-illuminate siya. Nagliliwanag ang anghel. At sabi dito ng anghel, huwag mong gawin iyan. Ako may alipin tulad mo at tulad ng iyong mga kapatid na nagpapatotoo tungkol kay Jesus. So, napakabuti lang po mga kapatid na ipaalala sa atin na even we serve the Lord, mga kapatid, whatever the position that we have, yung sa simbahan, sabi po dito, huwag ako kung hindi yung Panginoon. Dahil pare-parehas lang po tayo dito, mga kapatid. Sabi po dito, nagpapatotoo tungkol kay Jesus at ang Diyos ang sambahin mo. Pinapaalala po sa atin na ang Diyos lang po yung dapat po nating sambahin, sapagkat ang pagpapatotoo tungkol kay Jesus ay diwa ng propesiya. So this is not the testimony of John, mga kapatid. This is the testimony of Jesus. Ito lang po, mga kapatid, ay patotoo sa propesiya patungkol sa Panginoong Jesus. Hindi po sa mga anghel na gumawa po ng mga kakaibang bagay, kundi po, mga kapatid, tungkol sa Panginoong Jesus na tunay na nagbigay po sa atin ng buhay. So kung gagamitin po tayo, mga kapatid, as a messenger ng ating Panginoon
sa simbahan, sa ating pamilya, sa ating trabaho. Hindi po yung papuri ay nasa atin, mga kapatid, kundi nasa Panginoon. At yung testimony po, mga kapatid, na atin pong babanggitin, atin pong ipapahayag, ay dahil po sa Kanya. Hindi po sa atin. At sabi po dito, mga kapatid, sa verse 11, pagkaraan nito'y nabuksan ang langit. So ito po yung nakita ni John. Pagkaraan nito'y nabuksan ang langit at nakita ko ang isang kabayong puti. So this is Jesus coming, mga kapatid. Kung matatandaan natin, mga kapatid, nung pumunta dito ang Panginoong Jesus, He's really a humble baby. Sa sabsaban, hindi pinanganak sa St. Luke's o kahit sa anumang gagandang ospital, sa sabsaban, yung itsura pa, hindi pa alam kung mabaho man yun o kung marumi man yun. Ganun po siya dumating dito, mga kapatid. Very humble, very simple. Pero dito, mga kapatid, sa kanyang second coming, sabi po dito, pagkaraan nito'y nabuksan ang langit at nakita ko ang isang kabayong puti. Ang sakay nito'y tinawag na tapat at totoo sapagkat matuwid siyang humatol at makipagdigma. So ito po yung katangian niya, mga kapatid. Isa po siyang tapat at totoo. Naniniwala po ba kayo doon? Na ang Lord ay tapat even we are not. God is faithful even we are not, mga kapatid. At totoo siya sa kanyang mga pangako. Napabalik siya, mga kapatid. Babalik siya dito po sa atin. Sapagkat matuwid siyang humatol at makipagdigma. The way God, mga kapatid, yung judgment niya, hindi lang dahil, ay, ayoko sa'yo, huhusgahan kita. Yung judgment niya, mga kapatid, is so righteous. Na ang haba-haba ng ibinigay niyang pagkakataon, pero wala pong pagbabago yung mga Babylon niya. Kahit po sa atin, mga kapatid, ang haba-haba ng binigay na chances ng Lord, di po ba, mga kapatid? Nawa po sana ay nandun yung repentance po sa atin. Dahil pag dumating na po yung judgment, yung katulad po na sinasabi sa Bible na ang Panginoon ay darating na parang isang magnanakaw. Hindi po natin alam kung kailan. Bigla na lang po siyang darating. Wala na po tayong chance doon, mga kapatid. Hindi na po tayong sasabing, Lord, sandali lang, Lord, may 1 seconds pa ba ako? May 1 minute pa po ba ako? Magbabago na po ako. Sabi dito, ang sakay nito'y tinatawag na tapat at totoo sapagkat matuwid siyang humatol at makipagdigma. Parang nagliliyab na apoy ang kanyang mga mata at sa kanyang ulo ay mayroong maraming korona. So this is the description, mga kapatid, of John. Yung face na akala natin na maamo, hindi po ganun, mga kapatid. Nagliliyab yung kanyang mga mata. Ito po yung napag-aralan na natin, di po ba, ng mga unang revelation. Sabi po dito, nagliliyab ang kanyang mga mata at ang ulo'y mayroon maraming korona. So, the crown means, mga kapatid, is authority. Yung puting kabayo, mga kapatid, sinasabi po dito na it's a victorious one. Di po ba kung ikaw ay makikipagdigma, ay meron kang kabayo. And the color of the horse, mga kapatid, it means it's victory. Sabi po dito, advantage, honor, power, and speed. So ganun po, mga kapatid, dumating ang Panginoong Jesus sa second coming niya, mga kapatid. At sabi po dito, nakasulat sa kanyang isang pangalan niya na siya lamang ang nakakaalam ng kahulugan. So may nakasulat po sa kanya, mga kapatid, na pangalan. And no one can explain that. Kasi di po ba, mga kapatid, yung thoughts natin, hindi po thoughts ng Panginoon. Iba po yung thoughts niya, yung way niya, mga kapatid. Hindi po natin yun ma-explain kung bakit po sinabi po dito na siya lang nakakaalam. Wala pong kahulugan. Sabi po dito, kundi
Yung pangalan na nakatatak sa kanyang katawan, ang Panginoon lang po ang nakakaalam. Verse 13, sabi po dito, basang-basa sa dugo ang kanyang kasuotan at ang tawag sa kanya ay salita ng Diyos. So, this scenario, mga kapatid, ito yung Battle of Armageddon. Ito po yung pagdating ng Panginoon, mga kapatid, yung digmaan na nandun na yung judgment ng Lord dun sa mga false na mga religion, sa mga antichrist. Sabi po dito, mga kapatid, sa Isaiah, sabi po dito sa Isaiah, masahin ko lang po yung mga kapatid. Wala na. Wait lang po. Sabi po sa isa na yan. Okay. Isaiah 63, 2-3. Dali lang. Ine. Sabi po dito sa Isaiah 63, 2-3, bakit pula ang iyong suot tulad ng damit ng nagpipisa ng ubas upang gawing alak? Ang sagot ni Yahweh, pinisa ko ang mga bansa na parang ubas. Wala man lang tumulong sa akin. Tinapakan ko sila sa tindi ng aking galit. Kaya natigmak sa dulo ang aking damit. So, ito po mga kapatid sa verse 14 po, Sister Irene. Sabi po dito mga kapatid sa verse 14, sumusunod sa kanya ang mga hukbo ng langit na nakadamit ng malinis at puting lino. Ay, hindi. Verse 13 pala, mga kapatid. Basang-basa sa dugo ang kanyang kasuotan at ang tawag sa kanya ay salita ng Diyos. So, ito po, mga kapatid, yung senaryo na ang Panginoon, mga kapatid, ay nakipag-battle. Na siya mismo, yung damit, yung dugo po, mga kapatid, ay hindi dugo nung siya po ay nasa cross. Kundi ito po yung dugo na kung saan, mga kapatid, ay nakipag-battle siya doon sa mga antichrist, doon sa mga false religion. At sabi niya doon, di po ba mga kapatid, siya lang mag-isa. Pinisa niya, isa-isa. So, meaning mga kapatid, nagtagumpay siya. At ang tawag sa kanya ay salita ng Diyos. Di po ba mga kapatid, sabi po, di po ba sa John, at the beginning, the word is God. Siya po talaga yung una, yung salita ng Panginoon. 14, sabi po dito, sumunod sa kanya ang mga hukbo ng langit na nakadamit ng malinis at puting lino at nakasakay rin sa kabayong puti. So, nangunguna po yung Panginoon, mga kapatid, at may mga nakasunod po sa kanyang hukbo na hindi po naka-armor, mga kapatid. Wala po. Sabi po dito, nakadamit ng malinis at puting lino at nakasakay rin sa mga kabayong puti. So, ito yung mga hukbo, mga kapatid, na nagbago, na binago ng Lord. Na sabi dito, mga kapatid, makikita natin, hindi naman sila naka-helmet, hindi sila naka-full gear. Pero ano po yung nakadamit sa kanila? Nakadamit ng malinis at puting lino at nakasakay rin sa mga kabayong puti. So ito yung mga tao, mga kapatid, ito yung mga Kristiyano na mga iniligtas rin ng Panginoon, mga kapatid, na nagbago at tunay na sumunod sa ating Panginoon. Ito po yung kasama niya na pumunta po dito, mga kapatid, yung kanyang second coming. Sabi po dito sa verse 15, may matalim na tabak na lumalabas sa kanyang bibig
Nagagamitin niya ang panlupig sa mga bansa. Mamamahala siya sa mga ito sa pamamagitan ng tungkod na bakal at paaagusin mula sa pisaan ng ubas ang alak ng puot ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Nakasulat sa kanyang kasuotan at sa kanyang mga hita ang ganitong pangalan, Hari ng mga Hari at Panginoon ng mga Panginoon. So this is what happened, mga kapatid, sa kanyang pagbabalik. No turning back. Wala na yung Diyos na, oh okay, mabait ka pa pala, nagbago ka na ngayon, wala. The real judgment, mga kapatid, is there. Very righteous lang talaga, mga kapatid, na gawin niya ng Panginoon. Na this is the right time para alisin niya, para ibigay yung judgment niya, mga kapatid. Hindi po ba tayo nakakapag-isip, mga kapatid, sa panahon ngayon? Pwede rin pong gawin yan ng Lord sa mga oras na ito. Marami pong mga Kristiyano, di po ba? Mga hindi Kristiyano na hindi po nag-obey sa Kanya. Katulad po ng ginawa niya sa Babylonia in the snap of his finger, pwede niyo pong gawin ito, mga kapatid. Pero katulad po na napag-aaralan natin, binibigyan po tayo, mga kapatid, ng chances. Until this judgment will come. Hindi po natin alam, mga kapatid, kung bukas na po ito o mamaya. Kaya po sa mga oras na ito, mga kapatid, we really set our heart and mind para po sa Kanya. Hindi po aksidente na nandidilog po tayo, na dumalo po tayo sa oras na ito. Or maybe God remind us, mga kapatid, to renew our heart to Him. Na baka nawawala na po tayo sa Kanyang presensya. Nandito man tayo, mga kapatid, physically. But emotionally, mga kapatid, spiritually. Baka nasa iba yung utak natin. The judgment is real, mga kapatid. Sabi nga, di ba, siya yung tapat at totoo. So, hindi po, mga kapatid, hindi po gawa-gawa lang yung ating pong napag-aaralan. Pagkatapos, mga kapatid, kung tayo po'y pala, papalarin dun sa tribulation, dun sa rapture, e paano kung hindi? Di mararanasan natin, mga kapatid, yung tribulation. Kung ngayon pa nga lang, di po ba, mga kapatid, mahirap na. How much more kung darating po yung time na ito? At yung time ng judgment, mga kapatid, wala nang palugit yung Lord. Sabi po dito sa verse 17, nakita ko naman ang isang anghel na nakatayo sa araw. Sumigaw siya ng malakas at tinawag ang mga ibon sa himpapawid. Halik kayo at magkatipon para sa malaking handaan ng Diyos. Kainin ninyo ang laman ng mga hari, ng mga kapitan, ng mga kawal, ng mga kabayo at ang kanilang mga sakay. Kainin din ninyo ang laman ng lahat ng tao, alipin at malaya, hamak at dakila. So, ganito lang pala, mga kapatid, yung mangyayari sa atin, sa mga hari, sa mga kapitan, sa kawal, kabayo. Papakain tayo saan, mga kapatid? Sa mga ibon. 19, at nakita kong nagkatipon ang halimaw at mga hari sa lupa, kasama ang kanilang mga hukbo upang kalabanin ang nakasakay sa kabayo. At ang hukbo nito, nabihag ang halimaw, gayon din ang huwad na propeta na gumawa ng mga kababalaghan sa harap ng halimaw upang dayain ang mga taong may tanda ng halimaw at sumamba sa larawan nito. Ang halimaw at ang mga huwad na propeta ay inihagis ng buhay sa lawa ng apoy na nagliliyab sa asupre. Ang kanilang mga hukbo ay pinatay sa pamamagitan ng tabak na lumalabas sa bibig ng nakasakay sa kabayo. Nabusog ng husto ang mga ibon sa pagkain ng kanilang mga bangkay. So the judgment, mga kapatid, ng Panginoon ay ganito katindi. Ano man yung estado ng buhay natin, ano man yung pinagpagal natin, mga kapatid,
Tunay nga na wala tayong kayang gawin pag wala po tayo sa Panginoon. Ito lang po mga kapatid yung mangyayari sa atin, papakain tayo sa ibon. At sabi po dito mga kapatid, doon sa mga hindi tumanggap sa kanya, halimaw huwad ng propeta ay hinahagi saan? Sa lawa ng apoy na nagliliyab na asupre. Yung asupre mga kapatid, yun din po yung inilabas ng Panginoon, yung ginawa ng Panginoon sa Sodom at Gomorrah. So mabubuhay po kaya tayo nun mga kapatid. Kung apoy nga lang, di ba, mapasok ka lang, masakit na. So how much more mga kapatid, yung time na ito. At wala pong nagawa yung mga ano, yung mga halimaw, yung mga huwad na propeta, yung gumagawa ng kababalaghan. Lahat po sila mga kapatid, hindi exempted. Lahat ng mga hindi tumanggap sa Panginoong Jesus, ito po yung mangyayari. Sa gabing ito mga kapatid, tinatanggap po ba natin yung Panginoon sa ating buhay? Wala pong sapilitan mga kapatid. God hears you kahit hindi po ninyo sinisigaw. Nakakalungkot lang po mga kapatid na kung tayo po ay hihiwalay sa Panginoon at pipiliin po natin yung buhay apart from Him. Everything that we achieve in life is nothing mga kapatid. At the end of this life mga kapatid, ito po yung pupuntahan natin. Lawa ng apoy na nagliliyab sa asupre. Kahit yung mga hari ng Babylon, yung mga reyna, o anumang mga posisyon nila mga kapatid, hindi po nila tayo maililigtas. Kaya po mga kapatid, yung totoong pagsunod, hindi lang po sa mga leader, sa mga government, kung hindi po unang-una sa Panginoon. Yung po yung ating pong dapat unahin. Sabi nga po mga kapatid sa nabasa ko, huwag mo lang bigyan ng oras ang Panginoon. Gawin mo siyang priority sa buhay mo. Pwede po ba yun mga kapatid? Amen. More than anything, sabi nga po di po ba, first seek the kingdom of God. At napakaganda po ng kasunod na ng promise ng Lord, everything will be given into you. Kung sinisik natin siya una sa lahat. This is the real judgment mga kapatid. At nawa po sana mga kapatid ay tayo po ay matuto sa ating pong pinag-aaralan. The revelation is really revealing us what will happen in the future. Kaya po salamat sa mga salita niya mga kapatid na nagpapaalala sa atin na napaka-iksi po ng buhay para hindi po natin siya unahin sa ating buhay. And even mga kapatid, yung pagmamahal natin sa simbahan. This is the bride of God. So ingatan po natin yung relationship natin sa Kanya and even mga kapatid, yung ating pong relationship sa ating pong gawain, sa ating pong church. Because God knows mga kapatid yung ating pong puso sa paglilingkod po sa Kanya. There will a time mga kapatid na masasabi mong mabuti na lang sumunod ako sa Kanya. Nag-iisa ka man ngayon mga kapatid na feeling mo defeated ka. Pero katulad ng napag-aralan natin, babalik yung Panginoon, tutuparin niya yung pangako niya. And we will worship God in heaven, glorify Him and saying, Hallelujah, you are the glorious God. Amen. Tayo po ay manalangin mga kapatid. Panginoong Diyos, Ama, na makapangyarihan, tunay nga po, Panginoon, na napakadakila po ninyo, Panginoon. Sa gabing ito, Lord God, nagpapasalamat po kami sa inyong mga salita, Lord God, na inyo pong itinuro sa amin. Salamat po sa Banal na Espiritu na nagturo po sa amin sa oras na ito. Lord, dalangin po namin, Lord God,
na tunay na narinig po namin ang inyong mga salita, Panginoon. Na tunay, Lord God, na sa aming buhay, kami po ay magpatuloy sa inyo, Lord God. Dahil tunay, Panginoon, na darating po kayo, Panginoon. At tutuparin niyo, Panginoon, yung pangako niyo sa mga anak ninyo na tunay na nagmamahal at naglilingkod sa inyo. Dalangin ko, Lord, sa mga kapatid, Panginoon, na tunay na nagpapagal, Lord God, at dumaranas, Lord God, ang mga pagsubok sa oras na ito. Lord, kayo nga po, Panginoon, yung aming, Panginoon, unahin. Kayo po yung aming makita, Lord God, na anuman po, Panginoon, yung ginagawa po namin, Lord God, sa inyo, Panginoon, ay hindi po masasayang, Lord God, at ito po ay magkakaroon ng kabuluhan, Panginoon. Lord, salamat po, Panginoon, sa wisdom na pinagkaloob niyo po sa bawat isa, Panginoon. At kayo po, Panginoon, ay tunay na magbaspas po sa aming buhay, Panginoon, na sumunod po kami, Panginoon, sa inyo, Panginoon. Salamat, Lord God, sa inyong kabutihan, Panginoon, sa amin, sa inyong pagmamahal, sa pagbibigay niyo po ng inyong nag-iisang anak na si Jesus, upang kami po, Panginoon, ay muli, Panginoon, na makapiling ninyo, Panginoon, sa kalangitan. Lord, salamat, Panginoon. Lord, we know that we don't deserve, Lord God, everything, Panginoon. Dahil, Panginoon, sa inyo, Lord God, kami po ay tunay na nakakalapit sa inyo, Lord God. Salamat, Panginoon, at sa gabing ito, Panginoon, tunay na inyong pangalan lamang po ang aming itinataas. To yours the glory, God, in Jesus' name, Amen.